Hello guys, so one eternity later. Okay guys, nandito na naman tayo para sa isang vlog. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano magsimula mag-vlog. So, wow, kailangan pang gulo dyan ah. Hindi naman nagla-live, naggagawa kong video ko. No! God! No! God! Please, no! 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 Okay guys, bago tayo magsimula, kung bago, napadaan ka lang dito sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button and hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos. Ready ka na bang malaman ang mga tips kung paano magsimula mag-vlog? Ah, mukhang ready ka na nga. Okay, eto na. Number one, kapag mag-umpisa ka sa pag-vlog, dapat meron kang camera na gagamitin sa paggawa ng video mo. Dapat nyo may malinaw na camera para mas maganda ang video at mas kaya-aya sa mga manonood. Hindi ko naman sinasabi na bumili ka ng mamahaling camera ha. Baka sa kung ano-ano ang mga hingin mo na pera sa mga magulang mo para may pambili ka lang ng camera. So, kung meron kang cellphone na malinaw ang camera, pwede na yun. Lalo na at nagsisimula ka palang lamang sa mundo ng vlogging. Katulad ko, ang gamit ko cellphone lang din. Oppo A5S. So, kung meron ka mga cellphone na mataas ang quality ng camera, pwede mong gamitin niya sa pagkuha ng mga videos mo. Tip number 2, dapat meron kang ilaw. Ilaw na maliwanag para kita yung mukha mo o yung ginagawa mo sa video mo. Kahit anong ilaw, basta maliwanag at nakikita ka sa video mo. Pwede na yung ilaw ng bahay nyo o kaya yung ilaw ng araw. Gago! Yok lang, sinag ng araw. O kaya kahit anong ilaw na maaari mo magamit sa video mo. Kagaya ko, ang gamit ko LED lights. Wala pa akong nabibiling ring lights kasi lockdown. Test ko rin sa inyo kung may pambili kayo ng ring light, mas the best. May nabibili sa mga malls at sa palengke. Pero kung mahilig kayo sa mga online shopping, sa Lazada, marami nun. Order lang kayo doon sa Lazada at marami kayo mapagpipilian doon ng mga ring lights. Order din ako doon guys at ipapakita ko sa inyo kapag ka dumating na. So, abangan nyo yun guys yung unboxing ko na gagawin at i-upload ko yun sa dito sa aking YouTube channel. So, abangan nyo guys yung pagdating ng ring light na ordering ko sa Lazada at papakita ko sa inyo yung ma-order natin na ring lights. Kailangan natin ng ilaw. Kasi isipin mo lang guys, gumagawa ka ng vlog mo, tapos yung mga nanonood sa'yo, hindi nakikita yung mukha mo. Hindi siya kaaya-ayang tingnan, so baka hindi na napanoorin yung video mo kapag hindi nakikita ang mukha mo. So kailangan natin ng ilaw para kahit madilim, makakagawa ka ng vlog mo. Yun ang kagandahan kapag meron kang ilaw o kaya ring lights. Number 3, dapat meron kang stabilizer para hindi malikot yung video mo o para ma-reduce yung likot ng video mo. Ako, ang gamit ko, tripod. Nabili ko siya sa online shopping, 180 pesos. At meron pang isa na gamit kong stabilizer, yung monopod. Yan. So, kapag ka meron kayo ito guys, pwede na rin kayo magsimula mag-vlog. Maaaring nyo na ito magamit bilang stabilizer sa paggawa nyo ng
ng inyong vlog. Wow! Kung meron kayong pambili ng gimbal para mas mapaganda yung video mo, mas okay. Pero kung wala ka pa naman pambili, pwede na yung tripod, monopod, o kaya gorilla pod. Kung malikot yung video mo, hatingin mo, papanoorin nila yung video mo. So, hindi, di ba? Kasi baka mahilo lang sila at mabisit. So, hindi nila papanoorin yung video mo. Kaya dapat meron kang stabilizer para hindi malikot ang yung video. Ayan. Tip number 4. Mag-isip ka ng mga content na pwede mong gawin. Maaring informative o kaya entertaining. Gayun tong vlog na pinaparoon mo ngayon. Informative siya kasi meron ka na pupulot na aral o may natututunan ka. Gaya ng mga DIY crafts, di ba? Kilala mo ba yung channel na Kaalaman? So, ganoon yun. Nagbibigay siya ng mga information. Nagbibigay siya ng kaalaman sa ating lahat. Kaya sa manonood. Entertaining naman. Tulad halimbawa ng mga pranks, kantaan, at mga cover. So, kahit anong mga videos na ang layunin ay magbigay lamang ng entertaining sa mga manonood. Yun. Huwag din tayo nang gagaya ng mga content sa mga sikat na vlogger. Dapat maging creative din tayo o kaya gumawa tayo ng mga content na out of the box or something new. Para maiba naman. Diba? Maging magkaroon tayo ng originality para mas dun kasi sikat pagka meron kang originality, diba? Tip number 5. Dapat meron kang editor. Editor para pang-edit sa mga videos mo. Kailangan natin ng editor para mas lalo nating mapaganda o maayos yung videos natin bago natin siya i-upload. Dito mo maaaring gawin yung mga cuts, yung mga tatanggalin mo yung mga hindi naman kailangan na mga acts, ayan. Okay, yung mga errors mo, pwede mong tanggalin yon. At pwede mong lagyan dito ng mga effects, yung mga videos mo. Maraming editor na maaari nyong gamitin. May KineMaster, or Director, Filmora, o kaya kahit anong editor apps na kung saan ka komportable. Ako gamit ko KineMaster. Kung nakikita nyo, walang watermark itong videos ko. Isishare ko sa inyo kung paano makakuha ng KineMaster na walang watermarks for free. So abangan niyo yun guys sa aking next vlog. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-download ng KineMaster na walang watermark. Ang kagandahan dito sa KineMaster, nandito na lahat ng mga kailangan mo. Nandito na yung mga effects, yung mga fonts. Ayan. So, madali lang, at saka ang isa doon, madali lang siyang gamitin. So, itong apps na ito, may sasuggest ko sa inyo na magandang gamitin nyo. Tip number 6, confident. Dapat maging confident tayo sa paggawa ng videos natin. Para mas lalong umangat yung videos natin, di ba? Para mas lalong umangat yung videos mo, videos na ginagawa mo. Isipin mo lang kung gumagawa ka ng videos, tapos ganito yung reaction mo. Hello guys! Kamusta kayo? Ngayon, andito tayo sa aming bahay. Tumano sa'yo nun, di ba? Parang ang boring, di ba? So, kailangan dapat confident ka sa paggawa ng videos mo. Yung laksan mo yung boses mo. O kaya kahit na maraming tao, confident ka pa rin sa paggawa mo ng mga videos mo, sa mga vlogs mo. So, okay, yun lang guys. Sana may natutunan ka at nakatulong ang vlogs na ito para makapag-umpisa ka sa pagbablog mo. Bago magpaalam, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Please like, comment, and share. This is Jefferson La Camera, over and out.